Hey mga ka-traders, magandang yaman pong muli sa ating lahat. At sa video na ito, SLP versus US dollar tether for the short term perspective ang ating i-analyze. So kung day trader ka, scalper ka ng SLP, bagay na bagay sa itong video na ito. So kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Christian J. Azucena, isang 17 years old na stock and crypto trader at isa rin akong millennial investor na nag-i-invest. Yes, sa Philippine stock market at sa US stock market. At itong SLP, kung makikita natin, yan, nag-bounce na nga siya. And bago nating simulan yung analysis natin, okay, gumawa rin ako ng mga videos and group chat for beginners, okay? Kung interested ka, kung bago ka lang sa trading, i-comment mo na yung Facebook name mo. Para maisali kita doon, libre lang para sa mga beginners, para makatulong tayo at makapag-sharing ng knowledge sa isa't isa. So libre lang yon, i-comment mo yung Facebook name mo, yun yung wag mong kakalimutan. Paano kita may-add kung walang Facebook name? So anong pang hinihintay nyo, magsimula na tayo dito sa analysis. And yun, bago tayo magsimula, no, disclaimer lang. Para sa mga ano diyan, mga bashers, no. And hindi ko pinoprotektahan, hindi ko hinahype, no. At hindi ko sinabing bumili or huwag kayong bumili nitong SLP. Itong mapapakinggan niyo at mapapanood sa video na ito ay pansariling personal opinion ko lamang at nagbabase tayo sa fundamental and technical analysis. So kung makikita natin dito sa SLP, no? Yan, nag-breakout na nga siya dito sa range na to. And ang insights ko lang talaga sa SLP, ang mga nakinabang dyan, yung mga naipit at mga traders. Kasi in the long term perspective, hindi pa masyadong ramdam yan. Lalo na yung mga nakabili sa taas, sa tuktok ng 20. So ayun yung medyo mahirap tanggapin, di ba? Na nakasabay ka sa 20, yun, bumili ka sa tuktok, tapos hihintay mo na lang siyang umangat. Eh ang tanong doon, kailan mo pa aantayin bago siya umangat? Kailan pa aangat 'yon? 'Di ba? Nang babalik ulit ng 20 pesos para man lang maka-break even ka. And so ngayon nga, yung mga naipit dito ng panandalian lang, let's say nakabila ng 6 pesos, 5 pesos. So somehow, no, nakapag-exit na sila. And ito talagang pagtaas na 'to, mga traders most usually and most commonly yung mga nakinabang diyan. Bakit? So kung makikita nyo, kahit bagsak naman siya in the long term period, di ba? In the long term perspective, definitely may mga traders pa rin na nilalaro yung volatility nito. Halimbawa, ito yung support, ito yung resistance. So yung mga ibang traders, okay, nilalaro pa rin talaga ito. So kahit medyo mababa yung value niya na, kumbaga valid pa rin bumili or valid pa rin mag-trade. Kasi nga may mga buyers pa rin, andyan pa rin lalo na dito yung nag-breakout. And good to trade ba to? Okay, saan tayo pwedeng mag-entry, saan tayo pwedeng mag-exit? So lalo na dito guys, ayan, ito kasi yung tinuturing nating support. Okay, so kung makikita nyo ganyan, backtest muna natin. Ibig sabihin ng backtest, inaaral mo yung past prices kung talaga bang nag-occur yung ganong pattern. So kung makikita natin dito, diyan pa lang anticipated na natin kahit hindi pa umangat yan, na ito talaga yung resistance. Bakit? Kasi ito naging support, unang touch ng support dito, pangalawang touch, third touch, tapos nag-breakdown na. Ibig sabihin, dito, okay, mas malakas yung mga sellers, ayan, dito mas malakas yung mga sellers kesa sa buyers. Ibig sabihin, mas mataas yung supply dito sa katiban. And kung makikita nyo, saan ba tayo pwede mag-entry? So, ang tawag dyan is breakout buyer or buy on breakout. Halimbawa, ganyan. Okay, dito na kayo tumingin na dito, sa side na to. So, kapag kayan, yung price level nyan is tumaas dito sa red line natin, which is yung resistance, pwede tayong sumabay or pwede tayong bumili, pwedeng sumabit. So, yung mga terms na ganun, no, sa trading ko din natutunan yun. Ibig sabihin ng sabit guys, bumili, okay? So pwede kayong sumabit pagka pumunta na yung price dito ng mga bandang 4 pesos, which is nagmaterialize nga. Ayun yung sinasabi ko sa inyo na kapag nakikita na ng mga traders na paunti-unti nang umaangat yung SLP ulit, is
magbibilihan na yung mga yan. Natural lang yun. And kahit ayaw natin yun or basta kung ayaw nyo yun, hindi masusunod yung gusto nyo. Ang masusunod dyan, yung gusto ng tao, yung gusto ng market sentiment. Di ba? Yung sentiment ng mga traders, which is ayan na nga. So kung makikita nyo ganyan, pwede kayo mag-entry dito. Depende na lang sa inyo kung mabilisan o hindi. Kasi as you can see, 1 hour time frame po ito. So kada isang galaw ng candlestick nyan is 1 hour. Depende sa inyo. Kunwari, ayan, nakikita nyo nag-breakout na. So ayan, halimbawa, nag-breakout ng ganyan. Depende sa inyo, kunwari nakabili kayo dito, buy on breakout. Tapos, depende sa inyo kung ibebenta nyo na agad. So pwede kasi ang trading time yan, 30 minutes, 1 hour. Pero kung gusto nyo sumabit talaga, okay? Kung gusto nyo sumabit ng medyo pang matagalan, hihintay nyo yan. Which is, ayan nga, sa mga nag-intay at nakabili, ay, nakapagbenta dun sa tuktok, worth it naman. Diba? Pero, as I have said, depende pa rin yan sa kung anong trading profile nyo, kung anong klase kayo ng trader, breakout buyer ba kayo, support buyer, and trend buyer ba, or MA buyer. Ibig sabihin, depende talaga sa strategy nyo. And kung makikita natin ngayon, pabagsak ulit siya. So, saan ba maganda mobile? Okay? So, as I have said dito, nung tumataas na yan, yan, nakabili ka dito. So, dito ka pwedeng bumili. Para to, just to be sure lang din, ayan, dito ka bili. Hindi ka bibili sa mismong dito. Bibili ka kapag ka medyo umaangat na kasi doon mo makikita yung momentum na tinatawag eh. At tutuloy ba to pataas o nanloloko lang ba to, fake breakout lang ba to o talagang tutuloy siya. Kaya dito tayo pwedeng bumili sa range na yan. Hindi dito ha. Okay? Kasi kapag ka ganyan, hinog pa yun eh. Tama ba? Parang ano ba, hilaw pa. Okay, hilaw pa yung momentum niyan kapag ka dito. Pero kapag ka nakikita nyo medyo umaangat na siya, medyo palayo na ng palayo dito sa linya, ayun kasi yung range niya eh. Ibig sabihin pag nakakawala dun sa range, dyan sa range niya between 0.07 and $0.08 is pwede na kayo mag-entry. But dito yung tinitignan natin just to be sure na aangat talaga siya. But yun nga, when it comes sa pag-sell or pag-take profit sa pagbenta, depende na sa inyo yan. Basta mahalaga, may profit kayo, okay? Kasi ilang percent din naman yan, no? Ang laki din yan in just few minutes and few hours lang ng pagte-trade. Kapag ka, okay? Kapag ka nakakita kayo ng ganitong opportunity. So, dagdag lesson na rin yun sa video natin. And, ang mahalaga yung current, okay? Ito kasi pass na yan, na-drawing na yan. Ano ba yung current? So, kung makikita nyo, bakit ang lakas ng selling pressure? Okay, may paliwanag dyan. Yung mga nakabili dito, nag-sell na sila agad dito. So, yung mga nakabenta sa itaas, congrats sa inyo. Talagang ganun yan. Di ba? Kapag ka sasabihin naman ng iba, o kapag ka hindi sila nagbenta, ay sayang. Di ba? Pag umangat pa, ay sayang. Nabenta ko na. Pero, kapag ka ganyan, nakapagbenta ka na dito sa itaas, ang sasabihin mo naman pag bumaba, oh, sabi ko sa inyo, genius ako eh. Naibenta ko na, pababa na pala siya. So, ganun yun. And yung support ngayon, di ba? Ano ang role natin sa support and resistance? Your resistance, di ba? Resistance pa siya dito nung hindi pa nagbe-breakout. Ito, di ba? Hindi pa nagbe-breakout. So, resistance pa siya dyan. Ayan, resistance. Pagkatapos, yung resistance mo dati, pag na-breakout na siya, which is, nangyari na dito, nung nag-breakout yan, magiging bagong support na natin yan. And definitely, ayan din yung tinitignan ng mga traders. Definitely, I am sure 99%. Kasi ayan yung previous niya. Ayan yung previous na resistance. Which is yung pinakagalaw talaga. So, kung makikita natin dito saan ba tayo pwedeng mag-entry. Yung entry point natin, simply dito. Sa pinakamalakas na base and pinaka, kumbaga, sabihin natin strong support. Kasi nga dito resistance siya, pero at the same time yung nagretrace ito, kung makikita nyo ha, naging valid din siya as support eh. Etong mga price level na to, ayun yung range na yan, no? Okay, every time na tumatouch siya 0.85556 pababa up to 840, ibig sabihin may mga buyers, may mga support. Okay? May demand na nagaganap. Ibig sabihin, pag maraming demand, pag maraming buyers,
aangat ang price. Okay? So, ganun yung tinitignan natin ngayon. Kahit parang pa-waterfall siyang ganyan, ibig sabihin, ang ibig sabihin lang yan, for the short term, no, humihina yung momentum niya. Humihina yung momentum niya paangat. Kasi kapag ka malakas yung momentum nito, sabihin natin parabolic move, tutuloy-tuloy yung paangat. Okay? Kahit sabihin natin 1-hour time frame to, tutuloy-tuloy yung paangat kung malakas talaga. Pero sa ngayon, makikita nyo, bumabalik-balik lang siya. And itong mga gantong klaseng chart pattern is tradable naman. Ibig sabihin ng tradable, kahit nakikita ng ibang investors, uy, wala na to, undervalue na. Tumaas ng 20 pesos, bubaba ng 4 pesos up to, lower to 3 pesos, pero yung mga traders, yung mga tawag sa atin, retail traders, mga maliliit lang kapital. Pero yung mga ibang traders, okay, nakikita pa rin to as a good na pagtitrade. Okay, valid pa rin naman kasi andyan pa, oh, andyan pa yung volume, andyan pa yung mga traders. And saan ba pwedeng bumili? Which is dito nga. And bibigyan ko kayo ng insights. And ito guys, hindi ko sinabing sundin nyo kung na bumili kayo. Ang sa akin lang, kung bibili man kayo, sana makita nyo to. Pero I'm not, hindi ko kayo inuutusan, okay? Disclaimer lang, hindi ako nang hype. Tinitignan ko lang yung mga perception and perspective ng isang day trader analysis, okay? So, ayan yung current natin. Which is, ayun na nga, oh, yung pumasok, makikita nyo yung strong support din eh. So, kung yung pumasok yung price dito, eto week 2, ibig sabihin, kahit nandyan yung price nyo ngayon, nasa 0.0873 US dollars level, okay, mga nasa 4 pesos yan, 4.70 pesos, ibig sabihin, sinasalo pa rin dito sa range na to. Ayun o, makikita nyo, sinasalo pa rin. Ayun, may wick siya o, nakikita nyo ba? Ayun o, ayan, may wick sa baba. Ibig sabihin, dyan talaga yung range. Range ng demand, range ng support. So, sana na nalaman natin yun guys. And, ayun, inaasahan natin yan na dyan magbabounce yan. And swerte sa mga nakakapanood nito ngayon na, kumbaga, somehow, may alam na din kayo kung saan nagre-range yung price. And, ayan, hati pa to sa dalawang range yung resistance niya. So, ayun yung support sa baba, sa base. And another thing is, ito yung resistance. So, dalawa yung resistance niya kasi nag-fall din dito sa resistance nito. It should be resistance eh. Kaso nga lang, ang interpretation natin yan, bakit na naman mukhang waterfalls na ganyan? Kasi nga, umangat ng ganyan, nag-tipi. Okay, ibig sabihin, nagbenta na yung mga ibang tao dito. And at the same time, yung mga nandito, nag-hold pa rin yan. Yung mga nakabili dito, umangat, pinabayaan lang ito. Tapos, nag-intay. Pero, nung nakikita nilang bumabagsak ko na ulit, ayan, sell na naman silang lahat. So, ganun lang yun. Trading psychology lang yun, guys. Kahit wala kayong masyadong alam sa mga chart na ganito, pero alam niyo yung mga news, alam niyo kung paano i-interpret yung bawat galaw ng candle, di ba, yung price action, eh makakasabay kayo sa takbo ng market. And eto nga, ang inaasahan natin dito, kada tatama yung price dito, kada bababa, is may mga buyers pa rin. Kaya, dito yung mga good spot, okay? Dito yung mga good spot na kung saan, valid pa siyang bilhin. Ayan. So, ayan yung support niya. So, dito muna maglalaro yung price niya. Diba, dito yung support, ha? Dito yung possible entry point. Pagkatapos, saan naman maglalaro yung mismong range? So, huwag na natin burahin. Dito lang yan. Diyan muna. So, kapag ka na-breakout ito, ibig sabihin, kapag ka tumaas yung price level dito, okay na, dyan ulit price level niya, may pag-asa na ulit umangat. Kasi, kung hindi tayo magiging realistic sa short term, and definitely, ha, for the long term, hindi natin makikita yung tunay na price movement niya kung saan ba siya patungo. Kasi hindi realistic eh kung sasabihin natin, okay, road to 20 pesos agad. Okay, parang mahirap, malabong paniwalaan agad yun. Depende, okay, kung may mababago talaga sa mismong game, makaka-apekto din yun sa price netong SLP for the short term and definitely for the long term. Kaya abang-abangan nyo din yun, wag lang kayong mag-rely dito sa chart. Okay, ang mga abangan nyo, yung changes sa game, okay, yung reward system nila,
and kamusta na ba yung sentiment ng tao, makikita nyo yung sentiment ng tao kapag umaangat-angat na dito to 7 pesos, 8 pesos, 10 pesos. Kapag ganun, kumbaga unti-unti nyang na-turn yung negative emotion ng tao dito sa SLP into positive. So kasi ibig sabihin ng negative emotion, ayan, pababa ng pababa. Pero kung makikita nyo, kung magtutuloy-tuloy pa yan pataas, ayan, nalilipat na ulit yung attention, okay, ng mga traders dito sa SLP. Kumbaga, nagiging valuable na ulit imbis na undervalue. So, yun nga, abangan nyo, pangatlo, yung emotions ng traders. And pang-apat, okay, yung pang-apat is yung mga news niya, okay. Kasi yung news nakaka-apekto din yun, or nagiging factor, nagiging catalyst sa pagbaba o pagtaas ng isang coin. And siguro yung maidadagdag ko na lang yung supply and demand. So when it comes naman sa supply and demand, alam natin na wala na tayong pag-uusapan dyan. Kasi nga, pagka talagang unlimited supply, on the long-term perspective, pababa talaga siya. Kasi nga yung supply unlimited eh. Paano ibabalyo ng mga investors yun? Paano ibabalyo kung lahat sila meron? Okay, isipin mo kung ikaw lang ang meron nun. Ikaw lang ang meron ng SLP. Nag-iisang, let's say halimbawa na lang, 1,000 lang kayo may hawak na itong SLP. So, di ba, ibabalyo nyo yun, tataas yung value kasi yung mga ibang investors, hindi nagmamayari ng SLP. Pero, sa kaso kasi ng SLP ngayon, mapa short term, mapa long term, mapa medium term, eh, ang supply niya, okay, ang supply niya, lahat ng tao meron, parang ganun eh. Kahit ako, pwede akong bumili. Okay, most especially yung mga Axie Infinity players and scholars, and yung mga managers. Lahat sila meron. 150 a day, di ba? So, isipin niyo yun, 100 millions, ilang millions, 100 millions ang nadadagdag sa supply ng SLP araw-araw. As of now, meron na siyang 2 billion supply ng SLP. Diba? 2 billion, isipin nyo yun. Diba? And ang Bitcoin niya, limited. Ayun lang yung kaibahan ng mga factors. Diba? Ang mga coin na yan, tumataas, bumababa, pero hindi yun ang relevant. Eh. Hindi yun ang relevant ng statement. Ang relevant na statement, ano ba yung mga factors na nakaka-apekto sa paggalaw ng price move, sa paggalaw ng price, di ba? Ano ba yung environment ng mga coins na to? Yung SLP, di ba? Reward system, supply and demand, di ba? Kasakop pa siya ng Axie Infinity na system, and ayun yung environment niya, ayun yung mga factors na kung saan gumagalawin yung price. And yung Bitcoin naman is limited, di ba? Mother of all coins, binabalyo ng mga tao, future digital currency, kung ano yung pinapaniwalaan nyo, ayun ang mahalaga. So, kasi due diligence nyo rin yan sa pagre-research, kahit magte-trade lang kayo, mag-i-invest. So, yun lamang yung insights ko. Conclusion na lang, good to trade ba to? Okay, magbigay tayo ng conclusion sa 1-hour time frame. Good to trade ba to? So, kung makikita nyo, good to trade kung tatama sa support. Diba, ito yung support kung tatama, tapos may continuation candlesticks, diba? Okay, pababa, tumama sa support, umaangat pa unti-unti. So yung mga ganong pattern, it means na one of the signals na good to buy siya. So ibig sabihin, one of the signals, ibig sabihin isa lang yon sa marami pang signal. Ibig sabihin yung mga MA, yung volume, yung indicators, yung RSI, so lahat po yon tinitignan sa pag-entry. Hindi basta, oy, pataas na to, bili tayo. Hindi po ganun. Okay, sana mas naintindihan nyo yung point of view natin. Yun. Sana naintindihan nyo yung hinaing ko. And sana huwag na kayong mag-comment sa comment section. Kasi nga, okay, hati-hatiin nyo ng analysis nyo. I-analyze nyo din. I-balance nyo. Huwag lang kayong, hindi porket nakakita kayo ng positive or negative comment, eh, magagalit na kayo kung hindi sang-ayon dun sa opinion nyo. Kasi, okay, nasa public platform, 'di ba, na YouTube. Na maaaring ilabas natin yung saloobin natin sa mga bagay-bagay na kung saan basta hindi tayo nakakaapak ng tao, 'di ba?
So yun lamang, i-comment nyo guys, please i-comment nyo kung anong insights nyo sa SLP, ano bang inaasahan nyo, ano bang pinapaniwalaan nyo, and at last, ano ba yung nakikita nyong solusyon para hindi na siya bumaba ng ganito? Ano yung nakikita nyong way para naman mabago na yung price movement ng SLP for the short term and long term perspective? So kasi nakakaawa din guys, marami ng loging traders, most especially yung mga naipit, yan, yung mga naipit, and yung mga Axie Infinity players and scholars na nahihirapan ng bawiin yung ROI nila from the game itself. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Spread the love guys dyan sa comment section, and thank you so much. Abangan natin yung SLP. Goodbye guys.